Tinuturing ko po si Ka Pepe bilang isang ehemplo ng pagiging tapat na tao, dakilang Pilipino, tunay na Kristiyano, at mabuting Lasalliano. Di maitatatwa ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. At isa siya sa ilang lingkod-bayan na nakilala ko na tunay na pinanindigan ang katagang paglilingkod ng walang pasubali. Tulad ng mga propeta sa Biblia, kinastigo niya ang mga tampalasan at tiwali, lalo-lalo na sa pamahalaan ng panahon niya, na hindi ininda ang mga pag-uusig ng mapang-aping rehime ng panahon ng batas militar, hanggang sa siya ay kulong. Ang mga karanasang ito ay lalo pang nagpainting sa kanyang pagnanais na magpanday ng isang higit na kaaya-ayang bayan kaysa sa kanyang naranasan. Kaya naman, natutuwa ako na natutunan ko sa kanya ang mga sumusunod. Una, ang karapatang pantao ay isang buhay na katuturan ng ating pagkatao na dapat igalang at ipagtanggol sa anumang panunupil at pagyurak. Ito ay isang habang buhay na pananagutan at pananagutan natin bilang individual at sambayanan. Kalawa, hindi hiwalay kay Ka Pepe ang mga salita at gawa. Pag nagsalita siya laban sa panunupil at pagyurak sa dangal ng tao, ito ay laging may kalapit na pag-oorganisa, pagkilos sa kalye, pakikiramay at pagtatanggol sa mga biktima at inaapi. Ikatlo, ang pagmamahal sa bayan at sa pamilya ay magkakambal. Kumahal natin ang ating pamilya, dapat ginagawa natin ang ating bahagi para magpanday ng isang kaaya-ayang bayan. Sa kanyang salita, isang marangal na bayan kung saan ang kapangyarihan ay ginagamit sa kabutihan ng lahat at hindi sa kapanan ng ilan lamang. Kung saan ang pinuno ay buong katotohanan nagsasalita at buong katapatang kumikilos. Isang bansang siya mismo ang nagsusumikap na mabuhay sa kapayapaan at kapatiran kaisa ng mga bansa sa buong daigdig. Isang bayang puno ng pag-asa, puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Isang bayan na hindi lang para sa ating mga anak, kundi isang bayan ng ating mga anak. Salamat Ka Pepe. Patuloy kang mabubuhay sa aming puso. Saludo.